Maris! Kumusta po mga chong, mga chan? So, welcome po! Magandang araw, hapon at gabi sa inyong lahat! So, pag-uusapan po natin yung true experience ko po na ma-refuse yung visa, working visa. So, akala nyo, ganyan-ganyan lang, dire-diretso yung proseso na mag nagkaroon ako ng 10 years. So, before po na ano ko yung 10 years na yon, yung first na apply ko ng 1 year na working visa, yung first na apply ko ng working visa, na-refuse po ako. So, ito, ibubulgar ko na kung paano ko ginawa, anong proseso ang ginawa ko, ano ba ang pwedeng gawin o hindi dapat gawin. So, yung sa akin po, bali, nag-apply po ako kasi naka 3 years na ako dito sa France. Nung time kasi na mag 3 years ako dito sa France, nag-change siya ng law na pag 3 years, kasi dati po, 5 years yata bago ka mag-apply, or dati-dati pa dapat. Nag-change po yung laws dito sa France. Kaya nung nandito kami, mga 2 years before ako nag-apply ng papel, nag-change ng law na 3 years ka dito na may SMIC ka na declare, pwede ka nang mag-apply ng papel. So, nag-apply po ako. Yung sa first 2 years ko po, yung declare ko lang noon, SMIC or mas mababa sa SMIC. Parang SMIC. Parang mas mababa sa SMIC. Kaya yung sa third year ko, before 2 years ko, naghanap talaga ako ng SMIC or mas mataas pa sa SMIC. Kaya yung amo ko noon, matanda. Yung sa matanda ako, full-time na ako noon eh. Yung hours ko talaga noon, full-time na sa matanda. So, pasok na po ako lahat noon. Naka 1 year ako sa matanda. So, talagang maganda yung ano ko doon. So, na nag-apply na ako, nandyan, meron yung contract. Yung isa pa pala na dapat sa declare mo na trabaho, meron ka pong contract. Paano ka magkaroon? Kasi dalawa pong klase ng contract of work. Yung contract na indeterminate, yung valuable ka kung kailan mo gusto. Yung contract naman na CDD, yung determine, meron silang, halimbawa, i-hire ka nila ng 6 months, 3 months, ganun-ganun. So, dapat ang contract na meron ka, yung CDE, indeterminate. So, meron po ako lahat-lahat. Tapos, nung pagpunta ko na po doon sa, doon sa prefecture, sabi na nila, okay na itong lahat sa'yo. Kaso, nung time na binigay ko po yung ma-requirements ko, hindi nila tiningnan yung contract do trabay ko, yung contract of work, hindi nila kinuha. So, ang ginawa pala nila ng prefecture, kasi dalawa yung work ko noon, dalawa, tatlo. Ang pinakamalaking work, hours of work, siya talaga ang main na ng gobyerno, ng prefecture. Gobyerno yung nag-ano ng papel po. So, yung sa matanda ko po, nag-ano pala sila ng sulat na naghahanap sila ng contract do trabay. Pero, nung pag-apply ko po, nandun po sa lahat ng papers ko yung contract do trabay. Kaso, nag-ano pa rin pala sila ng sulat, sinulatan nila yung amo ko na nanghihingi ng contract do trabay, contract of work. So, nung pag-ano naman pala, ito palang ang matanda ko kasi wala na siyang isip eh. Ang kapatid niya, itong kapatid pala niya, hindi pala nireplyan yung prefecture. So, binaliwala pala niya yung sulat ng prefecture na naghanap ng contract do trabay sa kanya. So, talagang ako na
nandun naman lahat, alam ko na lahat ng requirements sa pasok ako eh. Tapos nung ano na, after ilan ba yun? Sabi kasi nung pag-apply ko na, oh okay, mag-antay ka na lang kung ano ang resulta. So, mayroong letter na ibibigay sa'yo, sabi niya sa akin. Yun pala, ang amo ko palang kapatid ng matanda eh, hindi pala niya nireplyan at saka hindi niya binigay yung contract do travail ko, contract of work. Pag ganun, sa letter dun sa meron na akong natanggap, your visa, you are refused for visa because you have incomplete. Sabi ko po, paano naging incomplete yung papeles ko na meron ako lahat noon? Ang ginawa ko talaga, pinuntahan ko doon. Inano ko talagang hindi ako mapakali po. Pumunta po ako doon sa prefecture at saka ng tanong. Tapos, talagang wala pong, hindi ka po entertaining talaga pag wala ka pong rendezvous. Meron yung schedule na appointment. So, hindi po ako nila entertain. So, ang ginawa ko po, talagang umano talaga ako na ano bang, pwede bang pakitingnan yung papers ko? Bakit po naging refuse? Kasi ang akala ko po, pupunta ka doon para mag, yung, paano, ano pang term nun na, yung mag-appeal. Pero hindi naman, ang gusto ko lang pong malaman kung anong rason, kung bakit naging refuse yung papel ko. Kaya talagang buti na lang mayroon talaga doon na mabait na talagang inano niya yung nandun na nag-e-interview. Inano yung, kasi kinuha ko yung ano eh, yung sulat. Tapos yung sulat kasi meron yung number noon sa mga papers mo. Kaya talagang inano ko kung gusto kong malaman talaga kung anong rason bakit refuse yung papel ko. Tapos pag ano na niya, mabait naman talaga. Pero talagang ang nervous ko noon at saka ang ano ko talaga na bakit? Kasi alam ko, confident ako na nandun lahat yung papeles ko eh, nandun. Kasi pag nag-apply po kayo, maano mo sa site at saka bibigyan ka rin po nila kung ano mga requirements. Alam ko sa sarili ko na nandun lahat na ano ako sa requirements na yun. So talagang inano nila, buti nilang yung nandun sa, yung sa nag-e-interview po. Kasi meron yung ditong ako yung parang nag-ano ba sa atin na ano ba yan? Reception. Tapos meron yung nag-i-interview by ano siya, by table yan. Tapos ayun, tiningnan nila yung number ko po. Tapos nung ano na, sinabi doon na mayroon daw akong kulang yung contract do trabay ko po na hindi binigay ng amo. Sabi niya, nagbigay kami ng letter sa employer mo at hindi nag-response yung employer mo. Walang response. So kaya, incomplete yung ano mo, kaya refuse ka. Tapos, ayan na, inano ko na yung amo ko. Sir, mayroon daw letter ang prefecture sa'yo na sabi niya, ay oo, mayroon ng letter, Kati. Hindi ko alam kung ano. Sabi ko, sir, kaya na-refuse ako, sir, kasi hindi mo daw nireplyan yung letter. Yung letter pala ay nanghihingi sila ng contract to trabay. Pero before pa yun, sinabi niya, oh, meron akong letter dito na natanggap kati sa prefecture. Yun pala, ang ginawa ng amo ko na yun, hindi niya binigay yung contract namin. So talagang, ayan na, refuse. Pag na-refuse po kayo, meron pong letter doon na in 1 month, only in one, until 1 month, dapat lalabas ka po sa teritory ng France. So, ang stress ko noon, ang anxiety, kung anong hindi ako makatulog,
maiyak-iyak na lang ako na natatakot ka kasi first time ko rin, first time kong yung gusto mong magkapapil tapos wala din pala, di ba? So yun po. So ang ginawa ko po, yung isa ko pong part-time ay abogado. So sabi ko, madam, pwede ba akong mag-appeal nito? Ito yung case, bakit? Kasi abogado kasi siya eh. Madam, ito yung case, yung amo ko pala, hindi siya nagbigay ng ng working contract do trabay. Sabi niya, okay Kati, anuhin ko doon sa isa kong abogado. Tapos sinabihan siya ng abogad ng kaibigan na nabagad, bakit hindi na lang ikaw ang mag-appeal niyan? Kasi ano mo yan eh, cleaner mo yan eh. Pwede ka namang ikaw na mag-appeal. Kaya tinulungan po niya ako, walang bayad. Kasi pag nag-abogado po ako dun sa kaibigan niya, magbabayad po ako. 1,000 mahigit po. Kaya ang consuelo na lang po, siya na po. Kasi abogado naman po siya, tsaka amo ko siya. Kaya siya, tinulungan niya ako kung anong mga requirements na i-ano namin. Alam mo, yung Xerox copy, lahat. Ganyan po. Tapos, ito po, tapos, ayan na, nag-file na siya, may sinulat na siya. Pero talagang laking ano ko dun sa amo ko talaga. Kaya, 9 years po akong nag-work sa kanila. Ganyan po, tapos inano namin doon sa saan nga ba yun? Yung anuhan ng justice, sa justice po. Ano ng abogado, bali abogado ko, yung isa kong amo na part-time. Tapos ganyan po yung papers namin, nag-appeal po kami. Ang ginawa, kasi sa akin, talagang nag-appeal ako dahil alam ko na kumpleto ako ng papeles. So, ganyan po yung papeles ko na inano dun sa justice. Lahat-lahat, kung ano mga proof ng kung ano-ano na yun. Ano. Tapos, pagkatapos po nun, ayan, inano ko na dun sa justice, attorney, basta sa justice na yun. Dun po malapit sa Chatley. Pero merong ano na yun si Madam, meron na siyang naka-file na ano, na ito yung rason, nagpa-file po si Madam. Ang case pala nun, nagpa-file kami doon talagang sa justice para sa prefecture. Ang magiging kaso ko po, i-appeal ko na yung sa akin. Tapos alam nyo po ang nangyari. After one month, agad-agad po silang nagsulat sa akin na, ito na yung resipisi mo, kunin mo na. Kasi po, pag hindi po ako nag-appeal noon, wala na po. Pero kasi nag-appeal ako, nagkaso ako, kinasuhan ko sila na kumpleto ako lahat, bakit ako na-refuse. So talagang after 1 month po, lumabas yung papel ko. Kasi alam ng gobyerno na mali sila. So after 1 month, nagkaroon na kagad ako ng recipes. Ay, hindi na ako nag-recipisi. Agad-agad na po yung ano, yung papel, yung working visa ko po. Nakuha ko siya ng ano, after 3 months, nag-renew na po ako. Kaya parang blessing in disguise po ang nangyari sa akin. Kasi yung pagpa-file namin ng papeles namin, basta pag 6 months, ano bang nangyari noon sa akin? Yung sa papel ko. Kasi pag tanggap ko po, after 1 month na nandun na, napasok na yung mga papeles ko, after 1 month, dumating na kaagad yung letter ng ano, ng prefecture na ayan na, kunin mo na yung card mo, nandun na, kasi naka-ready na pala po yung card ko. Nandun na pala, naka-ready na pala.
Kasi kung totoong refuse po ako, incomplete lang yung requirements ko. Pero nandun na pala yung card. Kasi nung pagtanggap ko, after 3 months, i-re-renew ko na hindi ko na ano ng 1 year po yung card ko. Kaya, ayun. Talagang blessing in disguise pagkatapos nun. Pero yung pressure po nun, yung stress po nun na pag-iyak-iyak ko, anong gagawin ko na... Kasi sinasabi, akalain mo ba naman na anuhan ka ng letter ng mga pulis na ano, kasi meron yung meron ka kasing maano na mga ibang mga kababayan natin nagsasabi na ay baka anuhan ka ng mga pulis, pupuntahan ka sa bahay, sasabihin din nila na umalis ka ng bahay, doon ka na lang muna sa ano, yung ang hirap po na ma-refuse ah, lalong-lalo na po na pag alam mo na yung talagang mali ka siguro. Sa akin kasi alam ko na kumpleto ako lahat po eh. Kaya talagang napakalaking thank you po para sa employer ko na tinulungan po niya ako. Kasi magbabayad po ako ng 1,200 po tapos hindi po siya nagpabayad. Ang binabayad ko na lang po, ayan, binibibisit ko yung... aso nila dinadala ko dito sa bahay namin pag nagbabakasyon po sila. So, for 9 years ko pong ginawa yon. Pero at least, di ba? Kumbaga sabi ko na lang, sige, okay. Pero walang bayad po yung pagdadala ko ng pusa dito. Pero laking tulong din po ng amo ko na binigyan niya, tinulungan niya ako na mag-appeal po. Kasi ang mangyayari po yun, kapag naanatuloy po yung kaso, pag napatunayan po, ang gobyerno po magbabayad sa akin. So, before nila na ano na, alam nila na kompleto eh, kasi bakit nandun na yung card ko? Ready na pala yung card ko. Tapos, ayun po. So, malaki po ang babayad ng gobyerno nila sa akin. Pag halimbawang, natuloy po yung kaso. Ang ano po yun na nakipag, ano ba yan sinasabi? Hindi ko na maano yung mga papers ko dito eh. Yung kumbaga, nag-ano na lang po yung gobyerno ng amicable na hindi na ituloy yung kaso. Kaya, diba? Kaya, pero meron po yung mga sitwasyon na talagang nire-refuse ng prefecture de police, prefecture, yung papel mo dahil hindi ka po kompleto. Yung gaya sa ano ko, na talagang sabi ko sa kanya, huwag kang mag-apply sa isang kaibigan ko po, na huwag ka munang mag-apply dahil hindi kompleto yung, hindi siya nakasmit. Pero po, ang tinitingnan po kasi niya, mas nakapasok po siya sa 1-4. Yung nakapasok kasi siya sa 1-4 kasi mas mataas po ang per hour niya. Kasi part-time po siya. Mas mataas yung per hour niya. Halimbawa, ilagay natin na 15 nyo, o 13, 14 yung per hour niya. Pero yung hours po noon, hindi siya naka-35. So, kaya talagang refuse siya dahil hindi siya sa... Kasi minsan tinitingnan talaga nila sa hours of work, hours eh. Hindi dito sa presyo. Kasi meron din po na ito 30 hours ka lang tapos nakapasok ka sa presyo na 1-4. Pero tinitingnan po nila yung hours. Kaya marami din pong mga ano na... Ayan, pag halimbawang ganyan po yung case, huwag nyo na lang po ipaglaban. Kasi talagang matatalo po kayo. At saka sinasabi nila, pag halimbawang na-refuse ka, huwag kang pumunta po dito doon sa prefecture. Huwag ka pong magpakita dahil lalong-lalo nagpapakita mo yung refuse card ko. Yung sa akin lang kasi, nung matanggap ko, talagang inano ko na doon kung inaano ko kung anong rason. Inanuhan naman, ginayad naman ako ni Lord kasi talagang sabi nga kung mabait ka. Di ba? So,
guys. Thank you po sa pagpanood and thank you for your time. Sana nakatulong po ito sa mga na-refuse dyan. Sana makatulong to kung paano, kung alam nyo na talagang kompleto yung requirements nyo, paano po mag-appeal, ikakaso po yun, kailangan mayroon po kayong abogado, magbabayad po kayo sa abogado, yung sa akin na case ay salamat, libre, pero binayaran ko po ng pagbibisit ng aso. So, thank you guys for watching. Have a good day and keep smiling even to yourself. Thank you. Bye-bye. Please like and subscribe. Bye-bye.